This is our ingredients, guys. Marshmallow heart shape. Ayan. Burger gummy. And sprinkling. Ayan. And also M&Ms. And we have also 1 cup of sugar and lemon or calamansi. And also the fudgy bar. So let's start. Hi guys! It's me again, Milian, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, igagawa na naman ako ng panibagong video. At ang video na to, guys, ay kakaiba dahil first time ko pa lang siyang gagawin. And excited na ako, guys, kasi i-dedicate ko tong DIY na to. I mean, hindi naman pala first time dahil may nagawa na rin akong DIY cake. Kung saan, hindi naman siya ganun ka-perfect talaga namang. Pero ang sarap niya, hindi siya perfect, pero ang sarap ng nagawa ko na yun, as in. And right now, mag-DIY na naman ulit ako ng cake na, kasi guys, birthday ko, this coming April 5, 2022. Pero mapapanood nyo itong video ng mas late na siya, kasi alam nyo naman, medyo mali-late tayo ng very light. Hindi natin mapapalabas agad ang ating video. So, ayun na nga. Idinededicate ko itong content na to sa sarili ko kasi gagawa ako ngayon ng ano guys, ng DIY cake, which is gagawa ako ng 33 years old cake para sa akin na. So, kapansin nyo naman guys na meron ako mga ingredients dito sa aking harapan. Meron tayong fudgy bar. Marshmallow heart shape. Ayan, marshmallow heart shape. Meron din tayong burger. What you call this? Gummy burger. And gummy burger yan siya, guys. And meron tayong sprinkle shermelin sprended. Ayan. Meron din tayong M&Ms na konti na lang, guys. Kasi kinain na ng mga anak ko, guys. Kaloka. And meron tayong 3 eggs kung saan gagawin natin ang icing mamaya. And kukunin lang natin yung egg whites dyan, guys. Kaya, pero hindi ko muna siya inano. Hindi ko muna siya biniyak, guys. Mamaya na lang. And meron din tayong sugar. And meron din pala ako ditong kalamansi. Kasi lalagyan ko ng kalamansi yung gagawin kong icing, guys. Kasi nga, mas masarap at hindi ganon kalansa kapag may kalamansi. So, ayan. Ready ng ating ano tawag dito? Mixer. Charareng. So, eto na yung gagawin natin, guys. But first, sasama ko muna kayo kung paano ko gagawin ang white ice. So, tara na, guys. Samahan niyo ako. So, hi guys, eto na nga, gagawa na tayo ng white icing. And first, ang ginawa ko ay ni-remove ko ang egg yolks sa egg whites at iniiwan ko lang ang mga egg whites, guys. Just to give you an idea para medyo maganda kapag nagre-remove kayo ng egg whites sa mismong shell ng egg, ay ilagay nyo muna yung egg sa ref. Para kapag medyo malamig siya, guys, ay matigas-tigas onti or medyo nag-stick yung mga egg. So, medyo parang akala mo fresh. Kaya, ayan, mabilis ko siyang na-remove. And wala talagang humalong yellow dyan, guys. Kasi yung yellow ay namuo talaga dahil nalamigan siya. O, diba, bongga? So, perfect talaga yung pagkaka-remove ko dyan ng mga egg whites sa egg yolks. And yung egg whites ang gagamitin natin, guys. Kasi alam naman natin na yun talaga ang panggawa ng icing. And by the way guys, dinagdagan ko pala yung egg dyan. Instead of 3, I think 4 yung ginamit kong egg guys. Kasi kapag 3 lang ay medyo konti lang. So dinagdagan ko ng isa guys para medyo dumami or marami tayong magagawa. And ayan, after nating mailagay yung mga egg whites, tatapusin ko muna yung isa kasi may natira pa pala. Sinabi ko na ngang 4 yung ginawa ko ay hindi pa ako nag-intay, diba? Joke lang guys. So ayan na nga, 4 yan sila guys. So after ma-remove mo lahat yan guys, ayan. Kung mapapansin nyo, malapit na akong mag-start dyan, mag-mix or gagamitin ko na yung mixer ng ating egg white para maging icing na siya or white icing. So, ayan na. Pinakita ko muna sa inyo guys. Wala talagang humalong yellow dyan guys. Diba? Ang galing. Walang egg yolks. And ayan, mix lang guys hanggang sa medyo na-mix mo na lahat or na
na medyo na ano na siya ba, ano ba't explanation dyan? Yung kagaya niya, nag-bubbles na siya lahat, yung mga egg white na yan, nag-bubbles na talaga siya, perfect na talaga siya. So, i-mix lang natin yan ng perfect para, ayan, para maging perfect looking siya sa ating white icing. Ayan, marami namang paraan ng paggawa ng white icing, guys. Manood lang kayo sa mga YouTube videos or sa iba't ibang mga vlogger na gumagawa ng mga baking content or any kinds of icing content. Kasi meron talagang icing content lang, guys. More on icing lang siya talaga. May iba't ibang panggawa ng icing at may iba-iba siyang ginagawa para maging creative yung mga icing na ginagawa niya. So, ayan. So, kung napapansin nyo, medyo bubbles na siya at para na siyang ano, diba? Para na siyang clouds. Clouds yung tawag ko kasi dyan. So, ayan, pagpasensya nyo na kung nababalik ko yung aking ano ba tawag dyan? Mixer tub or whatsoever, something like that. So, ayan na nga, guys. Medyo malapit na tayong matapos dito. Nag-add na ako ng sugar. Dahan-dahan lang pala sa pag-a-add, guys, para sigurado tayong mamix ng maayos. And I add also na kalamansi, guys, para mabawasan ang lansa niya. Kaya naman, ayan. O, diba? Sige, dagdagan pa natin hanggang sa maubos yung 1 cup, guys, para perfect na perfect. And make it sure na sticky siya, guys. So, dito naman sa part na to, inayos ko na ang ating fudgy bar cakes. Ayan. As you can see, guys, hindi talaga tayo nag-bake. Fudgy bar lang ang ginamit natin sa ating cake para mabuo siya or magmukhang cake yung ating gagawing DIY 33 years old cake. O, diba, bongga? So, balatan nyo muna yung fudgy bar para, ayan, file or maiayos nyo ng maayos ang fudgy bar sa tray. And nagpalit pala ako ng tray, guys, kasi kung napansin nyo kanina, bilog yon. And naisip ko na hindi magiging 33, baka mahirapan pa ako at magbawas pa ako ng mga tapyas-tapyas dito sa ating fudgy bar. Ay, nagpalit na lang ako nitong para sa aking oven. So, yun ang ginamit ko. And ginamit ko na pala yung icing na nagawa natin kanina, guys. So, ayan na. As you can see, feeling-feelingan tayo dyan na baker, charet. So, ayan na nga, nilagay ko na ng dahan-dahan yung icing, guys. And tinatakpan ko syempre yung mga edges or yung mga gilid na alam naman natin, pinagtagpi-tagpi lang natin talaga ang fudge bar, o, diba? So, ang perfect-perfect talaga ng ginawa kong to, guys, talagang pinuri yung sarili, diba? Kung mapapansin nyo, ayan, sobrang happy ko kasi na-perfect ko yung, yung icing, guys. And sa kabila na ako, guys, naglagay ng mga icing. And don't you worry, guys, yung mga gilid niyan ay lalagyan ko din. And inuna ko lang muna yung sa mataas na parte kasi para maayos natin ang paglagay. So, guys, ganito lang kadali gumawa ng sarili mong DIY numbering cake, o, diba? Kasi hindi naman ako nakapag-bake and wala pa kasi ako masyadong kumpletong mga gamit. Pero may experience naman ako sa baking kasi yung tinapos ko is for technology. So, may idea ako sa pag-bake. And ngayon, DIY lang muna tayo. Actually, guys, hindi ako mahilig maghanda pag birthday ko. Wala lang. Kasi mas gusto ko lang magsimba. Kasi mas priority ko talaga kapag birthday is yung mga anak ko, like meron silang mga wishes. Yun yung mga tinutupad ko yung wish nila, like gusto nila ng ganito, gusto ko ng ganito. Ganun yung gusto ko. Kasi yung happiness nila, nandun makikita mo na happy sila sa naging regalo mo. Like naging regalo namin ng husband ko. Kasi hindi naman nauso yung handa. Sa iba siguro, uso pa. Pero sa amin, practical kami. Minsan naghahanda. Kapag sinabi nila, gusto ko ng handa, mama. So, maghahanda ako. Pero pag ayaw nila, guys, tapos may gusto lang silang ipabili or bibiliin, yun na talaga yung una naming ginagawa. Siyempre, malaki naman na sila. Kaya, okay na yon. Mas maganda yung maging practical tayo. Like, sa panahon ng pandemic, kailangan maging practical tayo sa buhay. Diba? So, DIY lang tayo ng cake natin. Magmumukha rin cake to maya-maya. Tingnan nyo, guys. Hindi na to mahahalat ang DIY to. Diba, bongga? Yung number, to, guys? Number 33. Yun yung age ko. I am 33 years old already.
And late nyo na itong mapapanood ang video na to, guys. Ilalabas ko to mga April 9. So, mag-i-edit muna tayo, guys, ha? Pero my birthday is April 5. So, ayan na siya, guys. Parang letter E siya, no? So, this time, guys, binilisan ko na ang paglalagay ng icing at winalibutan ko na ang buong bahagi ng icing, guys, para siguradong hindi mahalata yung fudge bar cake na nasa loob nitong icing. O, diba? Ang perfect. Talagang akala mo talaga nag-bake ka ng cake kasi talagang tinakpan talaga nitong white icing. And ang ganda niya na tignan, guys. Sobrang na-appreciate ko yung gawa ko kasi wala lang, na-appreciate ko talaga siya. Like, para talagang, kasi di ba hard work ang tawag dito, guys. Hindi naman magiging ganyan ang itsura yan. Hindi magiging ganyan ang itsura niyan kung hindi ko naman yan pinaghirapan. And yun talaga, guys, para makita na natin yung come out. Come out? What is the come in? Ayan, oh. It's 33 years old na siya. And let's put an sprinkle, tremulous friend that. So, i-design muna natin. So, yun nga, guys, pagpasensya nyo natin, hindi ko na ipakita sa inyo ang paglalagay ko ng mga sprinkles at design dahil nakalimutan kong pindutin yung camera. Ayun nga, guys, namatay siya, guys. I mean, na-off siya. So, hindi ko napansin na na-off na pala yung camera. And hindi ko napakita kung paano ko i-design yung DIY cake natin. And as you can see, guys, yung cake natin ay parang pang baguettes. Pang bata lang siya. 33 years old siya. And ilalagay ko na lang siya dito, yung pinaka-picture out niya, para makita niyo kung ano naging itsura niya or naging come out ng ating DIY. And di ba, guys, napakadali lang mag-DIY. Like, meron kayong mga fudge bar dyan or any kinds of cupcakes na pwedeng-pwede niyong i-DIY. Talagang kayang-kaya niyo rin itong gawin sa mga bahay niyo, guys. And kung hindi naman kayo marunong gumawa ng icing, huwag kayong mag-ano lang, guys, kasi meron naman din na bibiling mga frosting, tawag ba doon? Hindi ako sure kung frosting ba tawag doon, yung parang ini-squeeze mo, so pwede na rin yon. Ang mahalaga, guys, pinaghirapan natin ang paggawa nito. Super easy niya lang, guys. So nag-add lang ako dito ng burger kasi alam niyo naman mukha akong mukbang, and nag-add din ako ng marshmallow heart shape, sprinkles, and yung mga nips or M&M's. So, yun lang yung nilagay ko dito sa aking design. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo dito sa aking DIY, guys. And hopefully, sana nagkaroon din kayo ng idea if ever gusto nyo din gumawa ng mga DIY cakes. Kagaya ng ginawa ko, ay kayang-kaya nyo na rin itong gawin sa mga bahay nyo, guys. So, tama, guys. Hope you enjoy this video. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Bye for now. Keep safe, everyone. God bless you all. Bye-bye! So, ayun na nga, guys. Dahil tapos na tayo, eto na tikiman time na kami ng mga baguettes. At ayan, napapansin nyo yung mga bata, talagang sobrang saya nila dahil talaga namang may pakain si tita ang kanyang DIY cake. Kaya nagtawag na sila ng mga kapatid nila para lahat kami makakain, guys. Kaya binibilisan ko na ito. Maraming salamat. Bye! We'll be right back.